sa breakout season ni Jonathan Kuminga nitong nakaraang taon. Siya nga nagsilbing number 2 option ng Golden State Warriors. At siya din ang umalalay sa two-time MVP na si Stephen Curry. Dahil alam naman natin na todo ang struggle ni Andrew Wiggins at Klay Thompson. Kaya naman nabigyan talaga ang batang player nito ng pagkakataon ni Steve Kerr. Ganun pa man sa inaakala nga ng lahat na siya na ang magiging franchise player ng Warriors kapag nagretiro na si Steph at Draymond Green. Ginulat nga tayo ni Kuminga dahil hindi nga niya tinanggap ang contract extension na ibinigay sa kanya ng Warriors front office. At ang malala pa nga sa hindi pa niya pagpayag ay humihiling pa ito ng $224 million sa loob ng 5 taon. At alam naman nating hinding-hindi ito ibibigay ng Golden State Warriors. Dahil hanggang ngayon ay nag-aasam pa rin ang Warriors na magkaroon pa ng pangalawang star player sa kanilang team. At ngayong interesado talaga ang Dub sa former All-Star na si Jimmy Butler. Kapansin-pansin ngayon sa Golden State Warriors kahit napakaganda na ng kanilang record at nanatili pa sila sa pangatlong pwesto ng buong Western Conference. Hindi na nga gaano pinag-uusapan pa si Kuminga sa panalo ng Dubs kahit nag-a-average nga ito ng 13.1 points, 4.1 rebounds at 1.5 assists per game. At kung maalala din natin sa loob ng 8 laro nila ngayong regular season, lagi na nga siyang nilalagay ni Steve Kerr sa second unit dahil unti-unti na nga nakikita ang kanyang kahinaan dahil nagiging liability na nga ito pagdating sa depensa. Ngunit nandun pa din naman ang pagiging agresibo ni Kuminga pagdating sa scoring. Well, sa status ni Jonathan Kuminga ngayon sa team ng Golden State Warriors ngayong season, inaasahan na nga ng lahat na gagamitin ng Warriors front office ang batang player na ito sa trade. Dahil gumanda man or pumangit ang kanilang record this season, importante pa nga din kay Mike Dunleavy magkaroon ng solidong katulong si Steph ngayong season. Sa magandang simula naman ng Golden State Warriors ngayong regular season, nakita nga natin ngayon ang napakalaking improvement ng kanilang depensa. Dahil sa naging game nga lang nila laban sa defending champion Boston Celtics, halos hindi nga makapasok sa pinta sila Jason Tatum dahil total team effort ang ipinapakita ng Dub sa kanilang game. Ganun pa man sa loob ng 8 laro ng Warriors ngayong season, halos nagmamala GP ito na nga ang two-time MVP na si Stephen Curry dahil ayon nga sa inilabas na report ng Basketball Forever, halos nasa 34% nga lang ang shooting ng binabantayan ni Steph sa bawat game. At patunay nga lang ito na hindi lang pang opensa si Steph. Dahil ngayong season nga ipinapakita din nito na solido siya pagdating sa depensa. Magandang bagay din ito para sa Warriors. Dahil ito nga magiging main key nila this season upang magtuloy-tuloy silang makapasok sa playoffs.